Hey guys, ngayon naman eh mag-jailbreak na tayo nitong PSP. So, ang website para sa pag-jailbreak is PSP Punk. So, bahala na kayong mag-type niyan. So, punta lang ako dito sa PSP. Wait na. Custom firmware. PSP custom firmware pala. Okay, so may mga ano dito, may mga sinasabi dito. So, pwede niyo basahin muna 'to para maintindihan niyo. Yung PSP natin is PSP 2000. Kaya ngayon, da-download na natin yung mga kailangan nating files. So, unang da-download ko yung Infinity. Infinity. Yun. So, dina-download nyo na yung Infinity. So, da-download ko tong C61 Pro C2. Gamitin natin yan. So, sa downloads folder, supposed to be, makikita natin yung mga yan. Yan, extract lang natin. Okay guys, so ready na tayong gawin yung ating jailbreak. So, okay, ngayon kukonect tayo sa USB ulit. So, set nyo yung USB connection. So, naka-USB mode na tayo. Tapos dito sa PC, guys, may kita ninyo. Babasahin na tong ating PSP. So, ngayon gagawin natin is pupunta tayo ng Infinity dito sa dinownload natin sa Infinity. Open natin. Tapos, PSP 2000 to, kaya gagamitin natin yung standard version. Drag lang natin to dito sa ating update folder. Tapos magbaback lang ako. Tapos dito naman sa loob ng game folder, ilalagay naman natin yung ibang files na kailangan natin. Yung sa CC1 Pro naman, C661 Pro. So PSP game, tapos yung Pro update na folder, i-drag and drop lang natin dito sa game folder. Okay, so medyo nakakalito ba? Okay, pagkatapos nun guys, nalagay na natin yung mga files na kailangan natin. Pwede na tayong mag-exit dito sa computer. So, punta tayo ngayon dito sa game. Tapos, memory stick. Yun, makikita nyo dito yung dalawang file. Punta muna tayo sa Infinity. So, yan na, nakatanggal na siya sa PC. So, press X to install. Ayan. Meron naman siya instruction eh. Installation complete, ganun lang kabilis yun. X to reboot. Okay guys, nag-reboot na siya. So, balik tayo sa game para install na natin yung custom firmware pang jailbreak. So, memory stick ulit. This time, ito naman i-install natin yung Pro PSP firmware. Okay, so, yan. Pakita ko sa inyo, no? Sabay-sabay tayong mamangha sa PSP. So, wait lang natin mag-reboot. Yun, so lumabas tong option na to. Press X tayo yan. So, okay na yon. Completed na agad. Press X to start. Ganun lang siya kabilis, guys. So, magre-reboot to, guys. Ang gamit niya ng firmware is yung jailbreak version na. Babasahin niya na yung mga games na at ISO file na ilalagay mo doon sa memory card. Sa ngayon, wala pa tong nakalagay. Nagda-download pa lang ako. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Ito yung gagawin natin para maging permanent siya na kahit i-reboot mo pwede. Balik tayo sa game. Memory stick ulit. Tapos balik tayo sa Infinity. Infinity naman tayo dito. No, medyo matagal siya. So, pag nasa Infinity na tayo, left naman sa D-pad. Yan. Tapos select natin tong custom firmware na Pro. Pilitin natin X yan. Tapos balik tayo dito. Kailangan nakaselect na yan. No? Balik tayo dito sa Infinity. Tapos press natin yung home button. Ayan. Tapos press X to exit. X na natin. Yun. Nakaset na yun guys. Naset na natin yung custom firmware natin na kahit mag-reboot tayo na mag-reboot, naka-custom firmware pa rin tayo. Okay, next thing is check natin kung talagang naka-custom firmware na tayo. Punta tayo sa system settings. Tapos, punta tayo sa system information. Yon. So, kita nyo naman, 6.61 Pro-C Infinity yon, 8 na pagganan Infinity. Ganun pa rin yung nickname na linagay ng may-ari, yung pa rin yun nandyan. Okay. So, okay na siya. Ang gagawin naman natin, maglalaro tayo ng games. Para maglaro ng games, pupunta kayo dito sa game. Kaso, wala kayong data kasi nga, wala pa kayong mga games na nakalagay. So,
Meron akong mga games dito. Papakita ko sa inyo kung paano naman maglagay ng games. Susunod na video naman yon, part 3.